Tara, samahan niyo po ako magluto ng ginataang tulingan. Una, ilalagay po muna natin itong margarine. Ito po yung pinakamantika natin. Mas malasa po kasi kung ito po yung gagamitin natin instead na mantika po. And meron pa po itong mga vitamins plus zero trans fat pa. Next, ay ilalagay na po natin ang ating bawang, sibuyas at luya. Yan, at haluin po natin hanggang mag-golden brown. Then, sunod po natin ilalagay ang ating tulingan. Yan, at haluin natin ng konti para kahit papano medyo na-fried ng konti yung mga isda. After nyan, ay isunod na po natin agad yung gata. Mas okay po kasi na isunod agad ito para hanggang sa maluto yung tulingan ay lutong-luto po yung gata natin. Pag nakita po natin na nagmamantika na yung gata natin, ibig sabihin luto na po yung gata. Kasabay niyan, pati yung isda, siguradong lutong-luto na rin po. Next, ay lagyan na po natin ng ground pepper at patis po. Takpan natin hanggang sa kumulo po. After ng ilang minuto, ay lagyan naman po natin ng asin. Depende po ito kung gaano po karami yung tubig natin. Kailangan po, tansyahin po natin yung dami ng patis at ng asin na ilalagay natin para sumakto po sa alat na gusto natin. Bandang kalagitnaan ng pagpapakulo natin ay pwede na po natin ilagay itong sili. Next ay lagyan na po natin ang pinakurat na suka para mas malasa po. Hindi po kasi ako naglalagay ng MSG kaya naglalagay po ako ng mga ingredients na mga pang-alternative po. At kung sa tingin naman na po natin ay paluto na itong ating niluluto, ay pwede na po natin ilagay ang pechay. Para naman po hindi ma-overcook yung gulay natin. Then takpan po natin kahit mga 3 to 5 minutes po. At ayan na nga po guys, tapos na po yung niluto nating ginataang tulingan. Ayan po, kitang-kita na nagmamantika po yung ating gata. Dahil lutong-luto yung gata natin, ang kinaganda po kasi pag lutong-luto po yung gata natin, bukod sa mas masarap, ay hindi po ito agad napapanis. Hanggang dito na lang po ang video na to guys. Sigurado pong masarap ito, pwede nyo po ito itry sa bahay. So that's all guys, thank you for watching. Hope to see you again on my next vlog. God bless everyone!